Good day everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Kuya Tansky na naghihikayat na tuklasin at pag-aralan ang mundo ng Microsoft Office na kung saan ito ang pinaka-popular na ginagamit ng government or private employee tulad ng ating mga teacher at lalong-lalo na sa mga estudyante na nahihirapan gumawa ng kanilang report presentation. So, ang video na ito guys ay para sa inyo. Sa video na ito guys, magsishare ako sa inyo ng konting tips na kung paano mag-convert ng isang Microsoft Word document into Microsoft PowerPoint nang hindi na tayo gumagamit ng copy and paste. Sa ganitong pamamaraan, mapabilis ang ating ginagawang presentation. Okay guys, bago natin simulan ang ating tutorial, kung bago ka pa lang sa aking channel, gusto ko mag-subscribe ka muna at syempre, huwag mong kalimutan na mag-share, like at pakiclick mo na rin ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa nating videos. Okay guys, dito sa ating screen, meron na po akong na-provide na document na nakatype sa Microsoft Word. So, ito yun siya. So, ito pong documents na ito ang gagamitin ko upang maipakita sa inyo kung paano mag-convert ng o maglipat ng presentation na nakatype sa Microsoft Word papunta sa PowerPoint. Pero bago po tayo magsisimula sa ating pinaka-main topic, i-discuss ko lang po muna ang mga basic part ng Microsoft PowerPoint. So, open muna tayo ng ating Microsoft PowerPoint. So, si Microsoft PowerPoint guys, katulad din siya ng ibang Microsoft tulad ni Microsoft Word at saka ni Microsoft Excel. So, dito sa backstage view, mayroon tayong home, new, at saka open. Dito sa home, ito yung makikita nyo. Mayroon tayong team sa itaas. At mayroon tayong previous documents na tinype natin nung makikita natin dito yung mga previous documents natin. So, dito sa new, makikita natin yung mga teams na pwede nating gamitin sa pagdi-design ng ating presentation. So, kung mayroon po kayong connection or internet connection, pwede po kayo mag-research through internet. I-type nyo lang po dyan kung anong gusto nyong design na themes about sa Microsoft PowerPoint. So, dito sa open, mayroon po tayong recent, this PC at saka mayroon tayong browse. So, pag nagsisave po kayo, pwede po kayo dito. Halimbawa, isisave nyo yung inyong presentation na ginawa. So, click nyo lang po yung browse, then type nyo lang yung file name, then save. So, yun guys. So, balik tayo sa home, open tayo ng blank presentation para ma-discuss natin yung mga basic part ng PowerPoint. So, dito guys, tulad nung sinabi ko kanina, katulad din siya ni Microsoft Word, mayroon din po tayong ribbons. Ayan. Mayroon din siyang tabs at may mga commands po yan na nakagroup. So, dito sa kanang bahagi, sa bandang itaas, mayroon tayong makikita na close, restore down at saka minimize. So, mayroon din po tayong pang hide ng ribbons or show tabs at saka show tabs in commands. So, halimbawa, tabs lang po ang makikita. Click nyo lang po yan para ma-maximize natin yung laki ng ating presentation. So, click nyo lang ulit. I-hide natin yung ribbons. Pati yung tabs mawawala. So, yung makikita natin ay yung ating slides lang. So, click natin. I-show natin yung tabs and commands. So, ayun. So, next, dito sa gitnang bahagi ng ating PowerPoint, dito natin makikita yung ating title name. Halimbawa, naglagay kayo ng inyong file name.
So dahil ako wala pa akong nailagay guys, ang makikita lang natin dyan ay presentation 1 PowerPoint. So once na naglagay tayo ng file name tulad nung previous videos ko kung paano maglagay ng file name sa file lang, then save. So doon kayo maglalagay ng file name, halimbawa ay Kuya Tansky. Ayan, halimbawa i-save natin sa desktop, then save. Yon, kung mapapansin nyo guys, mayroon ng Kuya Tansky sa itaas. So dito sa kaliwang bahagi ng ating PowerPoint, sa bandang itaas, mayroon tayong icon. Ito ang tawag dito ay Quick Access Toolbar. So pwede po natin yan siyang dagdagan. So mapapanood nyo rin yan sa previous videos ko kung paano magdagdag dyan. So dito guys, sa ating presentation slide, paano ba magdagdag ng slide? So mayroon po tayo dito sa home, kung mapapansin nyo, new slide, i-click nyo lang po yan, or right click, new slide, or duplicate slide. Halimbawa, ayan, i-click natin to, new slide. Ayan, kung mapapansin nyo, nagdagdag na siya. Or right click, new slide. Ayan. Or right click, duplicate slide. Halimbawa, magtanggal tayo ng isa. Right click, delete slide. So, ayan guys. So, dito sa ating tabs, ang bawat tabs ay may iba-ibang commands po yan na naka-by group. So mayroon dito sa home tabs, mayroon tayong new slide. Yan, nabanggit ko kanina, layout, reset, section. Ayan. At mayroon din tayong mga shapes. Ayan. Makikita natin diyan yung mga shapes. Sa insert ganun din. Mayroon tayong picture. Mayroon tayong shape din, nandiyan din yung shape. Mayroon din tayong chart. Word art halimbawa. Magpili tayo ng word art dito. Ito, maraming klase yan guys. At mayroon din tayong design. So ito yung sinasabi ko kaninang mga themes. Click nyo lang po yan. Automatic po magbabago ang kulay ng inyong slide. So sa design po, dito sa transition, ito po ang wala kay Microsoft Word at saka kay Microsoft Excel. So sa transition, mayroon tayong iba-ibang transition. Mayroon tayong Fuse, ayan, Whip, mayroon din tayong Split, at mayroon din tayong Cut, ayan, mga Shape. At saka ito yung pinaka-latest natin guys, dito sa 2019 na Microsoft PowerPoint, itong Morph. Ito yung paborito kong gamitin yung Morph. So mayroon tayong vortex, ayan. Ganda, di ba? Mayroon din tayong cube, ayan. Mayroon tayong gallery, flip. So ayan guys, ang dami talagang mga magagandang slides. Sa animation, mayroon din po tayong animation. Halimbawa nag-type tayo dito. Halimbawa Kuya Tansky. So ayan. Lakihan natin lang. Go to home. Then lakihan natin. Halimbawa 60. Ayan. Dagdagan natin pa, gawin natin 96. Ayan. Dito sa animation guys, may mga fly in. Halimbawa i-fly in natin yung text. Ayan. Ganda. Appears. Feed, meron tayong split, whip, shape, ayan. At meron din tayong pang-emphasize. Ito yung mga ginagamit na pang-emphasize. Halimbawa dito, pulse, ayan. Yan yung paborito kong ginagamit Pulse, ayan. Gumaganyan siya. Pwede rin kayong mag-add animation. Ayan. So meron tayong pang-exit. Halimbawa, kung pa-exit na yung letters,
kung paano ba siya, fly-in ba siya, ayan, tulad ganyan. Or pwede rin baguhin niyo yung direction ng exit niya, halimbawa pagilid, ayan, to left, and papunta sa top, pwede rin. So ayan guys, ang ganda talaga ng PowerPoint slide. PowerPoint. Dito sa slideshow, mayroon po tayo, halimbawa tapos na ang inyong ginawang presentation, pwede nyo na po siyang i-play from beginning. Ayan, click nyo lang. So, dahil sa atin, wala, yan lang ang nagawa natin. So, yan pa lang makikita natin. Then, pag nagganyan, i-hold nyo lang yung ESC sa inyong keyboard. Ayan, balik, para balik sa normal. Dito sa bandang ibaba, mayroon po tayong zoom control. Ayan, kung gusto nyong lakihan at liitan yung inyong slide. Okay guys, proceed tayo sa ating pinaka-main topic, which is yung kung paano ba mag-convert ng isang Microsoft Word na documents or presentation papunta doon sa PowerPoint. So ito yung sample ko. Meron akong tinype dito na, kunwari ito ay presentation, na ililipat ko doon sa PowerPoint para hindi ako mahirapan magkaroon ng slideshow o kaya mag-design ng kung ano-ano. So, mas maganda kasi pag presentation, mas maganda gamitin si PowerPoint. So, start tayo guys. So, kailangan guys, ang bawat paragraph natin ay may title. So, kasi kung walang title ang bawat paragraph natin, kapag nag-convert tayo ng Word to PowerPoint, so ang isang kwan na to, ang isang documents na ito ay pagkakasyahin lang ni PowerPoint sa isang slide. Kasi nga wala siyang title. So ang gagawin natin, lagyan natin siya ng title ang bawat paragraph. Kopyahin natin lang yung title natin sa taas. So enter natin at i-paste natin diyan. Yan. Next, kopyahin natin lang yan siya at i-paste natin dito. Ayan. So, ayan guys. Ngayon, may title na ang bawat paragraph natin. So, ang una natin gagawin guys, ang bawat title, i-highlight natin. I-hold nyo lang ang inyong controls sa inyong keyboard at i-highlight nyo yan siya. Yan. Lahat po ng title ay i-highlight natin. So, ayan. Ngayon, ang lahat ng title natin ay iset natin sa heading 1. Dapat siya ay naka heading 1. So ayan guys, sunod yung paragraph naman. I-highlight natin siya at i-hold nyo lang ang inyong control sa inyong keyboard. Then highlight. Highlight. Next. Ito pa. At pinaka last. Yan. At ating paragraph naman ay iset natin siya sa heading number 2. So ayan guys, kung napapansin nyo, nagbago na ng style. So next, malapit na tayo guys. Punta lang tayo ng quick access toolbar. Kung mapapansin nyo, may arrow dito sa gilid, i-click nyo lang yan. Then more commands. Punta tayo ng more commands. At dito, i-click natin yung popular commands. Then select natin yung all commands. So kung mapapansin nyo guys, itong area na to nagbago. So ayan, nadagdagan na siya. So dito sa area na to, hanapin natin si send to PowerPoint. Hanapin natin yan siya guys. So
naka-kuan naman to eh. Dapat naka-letter S tayo. So, punta tayo sa bandang ibaba. Letter S. Send to PowerPoint. R, S. So, ayan, malapit na. S. Send. Ayun. So, dito, send. Ito. Ito, guys. Send to Microsoft PowerPoint. I-click natin yan. Then, click add. So, ayun na siya, guys. Dito na siya sa For All Documents Default. At, i-click natin yung OK. Kung napapansin nyo, guys, ang ating quick access toolbar ay nadagdagan na siya. Ito na siya. So, itong documents natin na ito, guys, isang click lang yan siya, automatic, malilipat na siya doon sa PowerPoint. So, i-click natin yan siya, guys, para makita natin kung anong itsura. So, ayun. Ganun siya, guys. Ang bawat paragraph ay nalipat siya sa bawat slide. So, ganun lang siya kadali maggawa ng presentation. So, i-click natin lang yung enable editing. So, dito, pwede natin na siyang i-edit. So, tulad ng sinabi ko kanina, click natin lang to para i-click natin yung show all tabs para ma-edit natin yung buong documents natin. So, kayo na bahala, guys, kung anong gusto nyong design. So, sa akin, pakitaan ko lang kayo kung paano. Halimbawa, punta ko muna ng design. Ang pipiliin ko ay ito. Then, dito, pwede naman natin baguhin yung kulay. So, ito, violet, blue, or green. Pili tayo ng mas light para kitang-kita. Ito. Yan, pwede naman natin gawing pink. Yan. Pwedeng light blue. So, ito, mas maganda to. Yan, kung napapansin nyo, guys, lahat nagbabago. Yan, bawat slide nagbabago yan siya. Next, lagyan natin ng transition. Halimbawa ay ang slide number 1, kunwari ay ano ba? Ito. Yan. Slide number 2, kunwari ay box. Yan. Slide number 3, kunwari ay ito. Number 4, kunwari ay cube. So, pag naglalagay kayo ng transition, guys, pair slides talaga ang mas maganda. Para once na nag-play kayo ng inyong presentation, ay nagbabago yung transition. Next, kunwari ay window. Last one, kunwari ay yung airplane. Yan. Next, yung animation. Halimbawa, sa animation natin, yung slide number 1 natin ay kunwari yung title. Kunwari ay fly-in. Next, yung ating subtitle ay kunwari ay whip. So, ayan. Then, dito sa slide number 2, i-animation natin yung text. Itong ating title, kunwari ay zoom. Ayan. So, ito yung kanyang subtitle, kunwari ay appear. So, ganyan lang siya. So, dalawa lang muna, guys. Ipapakita ko sa inyo. So, try natin mag-slideshow from beginning. Diba, yan. Okay. So, ayan, guys. Yan. Next, i-click nyo lang yung spacebar sa inyong keyboard. Yan. Yan. And next, click nyo lang yung spacebar. Yan. And yan. Okay.
Then sa exit guys, pag gusto nyong lagyan ng exit yung inyong text, katulad nung sinabi ko kanina, punta lang kayo ng animation, click nyo lang yung text, then punta kayo ng exit. Ito. Ayan. So ayan lang guys. Sana nagustuhan nyo ang ating tutorial ngayong araw na to. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pakiclick mo na rin ang bell icon para manotify ka sa mga iba pa nating tutorial. And thank you guys!